Akemi, yun, shout out sa'yo. Greta, Lino Alcantara, walang lihim na hindi nabubunyag. There is time for everything and this is the time, sabi niya. Chen Gonzalez, konsulta. Yun. Nangyari dito sa Kat Valdez, Minda Diaz. Ayan. Star Gemini. Meron na naman pa sabog si Maharlika, no? Medyo lumalalim na ang ating. Dapat ngayon magpa-drug test na si Bongbong Live para solido mapatunay na fake news si Maharlika, no? Sabi ni Whitey Lacuachero. Ay, tama-tama ka dyan, Whitey Lacuachero, no? Para patunayan niya na fake news si ano, itong si Mr. Bongbong Marcos. No. Ang sinasabi naman ngayon ng mga ang bilis sumagot ng ano eh, no? Ang bilis sumagot ng PIDEA. Bilim na ako sa inyo, PIDEA. Pagka kay Bongbong Marcos, ang bilis niyo sumagot, no? Pero pag sa ibang bagay, ang bagal niyo, no? At anyway, ganyan talaga eh. Maria Luisa Sotaso, bebat ka ba? Drug test gaganapin. Chrissy Brooks. Mo, yung pinakita ni Maharlika na yun, no? Ang sinasabi ng PIDEA is parang fake, no? Parang siyempre sabi niyo fake 'yon. Natural. Given na 'yon na papasinungalingan niyo yung ganung mga allegation, no? Ako naman as a Filipino citizen, no? Sabihin na nating totoo, no? At for the sake of argument, sabihin natin totoo at 2012 pa, it doesn't, ano naman eh, hindi naman na, kumbaga, hindi pa naman siya presidente that time. So, hindi mo siya pwedeng singilin doon, no? So, mga panahon na yon, kasi hindi naman siya presidente, ano? Ngayon ang punto rito, no? Dahil ikaw ay na akusahan ng ganyang klase ng ano, Mr. President. Sa halip na ipagtanggol-tanggol ka ng mga napakadali naman ang dapat mong gawin eh, magpa-drug test ka lang, Mr. President. Tapos na yung usapan. Eh, ang problema kasi ginagamit mo. Eh, sino naman ang maniniwala sa'yo? Alam mo, kahit ano pa sabihin mo, Mr. President Bongbong Marcos, kaya totoo kaya hindi yan para sa'yo, napaka-importante sa aming mga mamamayang Pilipino na ikaw ay magpa-drug test. Kasi bakit? Para yung aming agam-agam, no? At yung aming pangamba na ikaw nga ay gumagamit ng pulburon ay mawala, no? Ang tapang-tapang mo dyan sa China, gusto mong makipaggera, ang tapang-tapang nung pinagyayabang ka ng mga vloggers mo na isa ka raw matapang, bakit hindi ka magpa-drug test, Mr. President? Napakasimple lang naman eh, drug test lang, tapos na yung usapan. Kalmadong batuta, hoy, lakalye, hoy ka rin. Jory Severino, napakasimple lang naman, Mr. President, magpa-drug test ka, di pasinungalingan mo na sabihin na natin na ikaw ay habang tanggi na pasinungalingan, ayun, lalo siyang nababawon. Sabihin na natin na yung inilabas ni Maharlika ay totoo, ganun talaga misa, nagkakamali ang tao.
hindi ka pa naman presidente noon, at kung hindi ka naman presidente ngayon, wala naman kami pakialam sa'yo kung sumingot ka ng isang drum na pulburon, hindi ka naman presidente. Eh kung mamatay ka sa kasi singhot, wala naman kami pakialam doon. Kaya lang siyempre, ikaw yung presidente namin. So may pakialam kaming mamamayang Pilipino pagdating sa iyong kalusugan, no, sa iyong kaisipan, no, sapagkat lahat ng iyong magiging desisyon is directly affected the Filipino people. So, hindi mo po pwedeng baliwalain yan, no? Kalmadong batuta, lalaban ka ba kay Sir Jake Magnus ng debate? Eh, di tanungin mo si Jake Magnus kung gusto niya. Ba't ako tinatanong mo? Tanungin mo siya kung gusto niya. Wala namang problema doon. Ano ba pagdidebatehan namin ng Sir Jake mo? Sige. Ang sinasabi ko dito, no, kasi yung inilabas ni ano na yon, hindi nyo po pwedeng actually hindi nyo nga ini-ignore, kaya nga kayo naglabas ng isa pang statement na pinapasinungalingan. Elsie, shout out sa'yo. Pinapasinungalingan nyo yung sinabi ni yung inilabas ni Marlica. Hindi nyo pwedeng basta pasinungalingan lang. Eto si Kalmadong Batuta, ewan ko ba dito? Tandaan mo, Kalmadong Batuta. Eto, sagutin nga natin to si Kalmadong Batuta. Kung si Presidente Duterte ba ay nagpe-pentanil ngayon? Sige, sabihin mo nagpe-pentanil. Sabihin mong masama ang epekto ng pentanil. Sabihin mo nang uli-anin si Duterte ngayon. Sabihin mo na si Duterte ay naluloko ngayon. Kalmadong Batuta. Anong epekto sa bansa nun? Siya ba ang nagdidesisyon? Siya ba ang policy maker ng bansa? Tandaan mo, Kalmadong Batuta, hindi na presidente si Duterte. Eh ngayon, anong epekto ng pulburon kung ang presidente mo ay totoong nagpupulburon? Anong epekto sa'yo nun? Malaki, sapagkat siya yung presidente, siya yung nagdidesisyon. Halimbawa, gusto kang ilaban sa gear sa China, kaya mo ba? Ngihirap sa inyo eh. Yung mga babanat niyo, mga sagot ng bobo. Anong kinamalayan ni Presidente Duterte? Ba't ang kinu-question dito ay yung presidente ng Pilipinas. Eh kung hindi si Bongbong ang presidente ng Pilipinas, bakit namin siya kukwestiyonin? Bakit ko siya kukwestiyonin? Pakialam po sa kanya. Oh. Eh sabihin mo nang nagpe-pentanil si ano at masama epekto. Sige, sabihin mo na. Ano epekto noon sa bansa natin? Ano pangalan ng Kalmadong Batuta? 'Di ba? Tanga, bubunot lang ng ngipin ko, paiinitin mo ulo ko eh. Lodi Santos, shout out sa'yo. Hindi mo po pwedeng baliwalain yung kasi, alam mo, Kalmadong Batuta, ang presidente ay pwedeng maging lumpo, no? Pwede kang maging presidente kung hindi ka nakakalakad at lumpo ka, pero dapat yung kaisipan mo ay matuwid, maayos, walang hassle. Pwede kang maging presidente kung ikaw ay sabihin mo na ikaw ay may hika, no? Pero ano, pwede kang makapagdesisyon ng maayos. Pero kapag ang presidente mo ay excuse me. Kapag ang presidente mo ay nagpupulburon, ay papalam, shout out sa iyo. Naku, hindi pa kita nadyadyakitan. Hindi ko makikita yung pangalan mo. Dito ko lang nakikita yan eh, no? Pero kapag ang presidente mo ay, hindi ko sinabing si Bongbong Marcos ah. Kapag ang presidente mo ay nagpupulburon, ay teka muna, Kalmadong Batuta. Eh, ibang usapan yan kasi, it's a matter of national security. Kasi pwede tayong mapahamak dyan, malay mo. We are not talking here na si Bongbong Marcos, no? Ang sinasabi ko dito, kung ang presidente mo ay
bangag, abe baka malaban tayo ng gera niyan. Baka akala niya si Superman. Baka akala niya si Iron Man. No? Eh, pentanil kayo ng pentanil. Legal yung gamot na yon. Legal yung gamot na yon. Yung pulburon, illegal yon. Yan ang problema kasi sa inyo eh. Kaya tayo mga Pilipino kuminsan, is hindi tayo makaahon sa ating ganitong ano. Pinagtatanggol nyo pa yung mga, ano bang mapapala nyo kung ipagtanggol nyo si yung presidente na inaakusahan na, eh yun ba naman ay sabihin nyo kay Mr. Bongbong Marcos, oy, Mr. President Bongbong Marcos, na inihimod namin ang puwet. Eh baka naman po pwedeng kayo ay magpa-drug test para naman po matapos na yung aming agam-agam, no? Na baka po kayo ay totoo nga nagpupulburon, baka po totoo, eh baka po kami mapahamak para po mawala na yung aming kaisipan na kayo ay mga nagdidesisyon nang hindi na ayon sa tama, parang ganon. Da? Sa halip na pasinungalingan nyo si Maharlika. Napakadali lang naman pasinungalingan si Maharlika eh. Yung mga pulburon-pulburon issue na yan, mga video-video. Napakadali lang, magpa-drug test lang yung si Mr. President. Napakasimple lang, kumuha lang tayo ng isang mga yung doktor na katiwa-tiwala at kumbaga neutral. At yung talagang magsasabi ng totoo. Bakit hindi natin kuhanin yun? Diba? Magpa-drug test. Kasi nga po, bangag lalo sa mga papa. Eh, yung kasi sinasabi nyo, ito kasing mga ito, ano, hanggang tumatanggi kayong magpa-drug test yung amo, hanggang ipinagtatanggol nyo, lalo nyo lang ibinabaon yung presidente nyo sa kahihiyan. Kasi, bakit ka tututol kung hindi ka naman totoong gumagamit ng pulburon? Eh, kung ako, halimbawa, merong mag-aakusa sa akin, no? Halimbawa, inakusahan mo ako, batutang, ano ba yan? Bata, batuta, no? Na ako ay, halimbawa, katulad na, sinasabi, nagsasabi niya, ay, lalaban ka ba ng debate kay Jake Magnus? Although, hindi naman ako inaano ni Jake Magnus. Abay, siyempre, sasagot ako ng, pagkakaya ko. Ang sinasabi ko dito, napakahirap ba naman nung magpa-drug test ang presidente para sa ikatatahimik ng bansa natin? Di ba, Magnum TV? Ba't ayaw nyo magpa-drug test? Napakasimple lang. Anak ng kamoteng kahay, ang sabi nyo, matapang ang presidente nyo. Ang sabi nyo, makabayan ng presidente nyo. Ang sabi nyo, magaling ang presidente nyo. Ang sabi nyo, ang presidente nyo is pinagtatanggol ang taong bayan. May magpa-drug test ka, sabihin mo doon sa presidente mo na magpa-drug test para naman kapanipaniwala yung mga sinasabi nyo matapang yung presidente nyo. Eh, drug test lang, hindi naman siya babarilin doon. Bakit siya natatakot? Di ba? Excuse me po. Bakit siya natatakot? Yun yung katanungan doon eh. Bakit hindi nyo ako? Kayong mga balagers ni BBM. Sabagay, hindi naman ako nagtataka. Mga bayad kayo, di ba? Hindi nyo pwedeng linlangin ng tao kasi lalabas at lalabas yan. Oo. Kaya merong i-video o walang ilabas yan. Hanggang tumatanggi ang presidente nyo na magpa-drug test, karapatan nating mga Pilipino yun kasi, di ba? Yung driver natin na pinagdududahan natin na nagpupulburon, tapos yung driver mo, sasabihan mo, ay, Mr. Driver, abay kami nakasakay dyan sa sasakyan mo, eh, parang tingin ko sa'yo, nagpupulburon ka, baka pwede ka magpa-doktor. Abay, kapag ayaw ng driver, may papalitan namin yung driver. Ganun lang kasimple yun.
hindi namin ilalagay yung buhay namin sa isang driver na pwede kaming mahulog sa bangin. Hmm. Di ba? Nasaan ba yung buzzer dyan? Nawala na yata. Mainam yan, ano? Mainam yan. Patunayan mo yung ebidensya kung tunay na papel na hawak. Sabi na... alam mo, Daniel, sabi ng PIDEA, peke. Sabi naman ng, sabi, yung pinakikita ni Maharlika, kiniklaim na legit. Ngayon, sinang paniniwalaan mo rito? Yung inilabas ni Maharlika o yung inilabas ng PIDEA? Siyempre, paniniwalaan mo yung PIDEA dahil kakampi ka. Kaya nga, kung nagkiklaim ka na legit yung sinasabi ng PIDEA at kiniklaim naman namin na legit yung inilabas ni Maharlika, abe para matapos na yung pagtatalo-talo natin, sabihin mo ngayon, Daniel, kay Presidente Bongbong Marcos, magpa-drug test. Kasi nag-aaway-aaway na po yung mamamayan. Ganito sabihin mo, Mr. President, nag-aaway-aaway po yung mga kababayan natin. Kami-kami po yung nag-aaway. Sasagot yun. Anong pinag-aawayan nyo? Ang sinasabi po ni Maharlika, kayo daw po yung ganito, ganito. Ang sabi po ng PIDEA, ganito, ganito, ganito. Ang mamamayan po yung nahahati na ngayon. Baka kailangan po kayo ay magpa-drug test na nang tayo magkaisa-isa na. Ganun ang sabihin nyo sa presidente nyo. Hindi nyo ba kaya sabihin yan? Hindi nyo kaya sabihin? Diba? Sabihin nyo doon sa... Kasi kayong mga vloggers kayo, kayong mga troll, hindi ko alam kung bayad kayo, pati kayong mga nagko-comment dyan, pero definitely, mga vloggers, bayad yon. Mga vloggers ni BB, mga bayad yon. Ang sinasabi ko dito, kung talagang kayo ay... nagmamalasakit sa taong bayan, at kung talaga nagmamalasakit kahit ayaw nyo mapintasan ng Presidente Bongbong Marcos nyo, sabihin mo to sa Presidente Bongbong Marcos mo, "Bes, sir, magpa-drug test na kayo kasi nakikipag-aaway na kami dito eh. Naniniwala naman po kami na hindi kayo hindi po kayo nagpupulburo. Sige na po, patunayan nyo na nang mapahiya po yung si Spencer na matanda doon sa Hong Kong." O, hindi nyo ba kaya sabihin yun? E tingnan ko kung susundin kayo. Napakasimple lang naman ang problema ng bansang ito. Wala kaming magagawa kung siya na yung presidente, pero hindi naman, excuse me, hindi naman kami papayag na meron kaming isang presidente na inaakusahan na nagpupulburon ay ayaw niyang patunayan na hindi siya nagpupulburon at ang sumasagot sa kanya. Sinong maniniwala sa PIDEA? Kayo, maniniwala kayo, pero kami hindi naniniwala. O yan ang solusyon. Para hindi na nga tayo magtalo-talo, sabihin nyo sa presidente nyo, magpa-drug test. No? Ganun lang kasimple yun. Mahirap bang gawin yun? No? Hindi naman mahirap gawin yun eh. Abay, pag ako presidente, tinakusahan ako ng ako'y nagpupulburo at hindi totoo. Ora mismo, magpapadrug test ako at saka ako ahabulin yung mga gago na yan. Ang problema sa inyo, hinahabol nyo. Ala naman kayo, ayaw nyo naman patunayang mali yung hinahabol nyo. Da? Abay, kung takot-takot na... na nagsasabing bangag, 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 bangag. Bakit hindi nyo patunayang hindi bangag? Napakadali lang naman noon. Napakadali lang. Kukunta ka lang ng isang neutral na testing center o doktor. Susunod lang tayo doon sa tamang proseso, tapos na. Naku, pagka ginawa ni Bongbong Marcos yun, sa maayos na pamamaraan, lahat ng magsasabing duro, bangag si Bongbong Marcos, mumurahin ko kapag napatunayan hindi siya bangag. Oh. Pati sarili ko, mumurahin ko. Ikaw, tangin na may Spencer, sinungaling ka eh. Paano?
pa yung pagtatanggol nyo, eh, nasisira yung bansa natin. Dapat nga dyan, yung mga cabinet secretary niya, obligahin yan eh. Ah, dapat inuobligahin ng cabinet secretary na magpa-doktor o magpa-ano man. Kasi alam nyo, ang isa sa pinakamahirap na maging presidente, yung ang kanyang kaisipan ay incapable of making a decision. Kasi ang bawat sabihin ng presidente, decision ng isang presidente is maaaring makaapekto sa kaligtasan ng mga mamamayan. Like for example, dyan sa South China Sea, instead na sa West Philippines Sea, instead na makipag-usap tayo, nagtatapang-tapangan kayo. Walang mangyayari sa inyo dyan, magtapang-tapangan tayo sa South China Sea. Walang, mas may mangyayari pa kung makikipag-usap lang kayo. Sa totoo lang. Di ba? Di ba? Mas maniniwala pa ako kung makikipag-usap. Kaya nga ako minsan, no? Ako nga kasi, ang sinasabi ko dito, hindi ko binoto si Bongbong Marcos, pero nung nanalo na siya, tanggap ko na eh. Tanggap ko na siya, pero saan tayo magagawa? Malay mo ba kung gumawa ng maganda? Sa akin naman, kay mga Duterte o Marcos o Robredo President, as long na gumagawa lang sila ng tama para sa taong bayan, wala namang problema doon eh. Diba? Eh, ang problema kasi sa inyo, may kinu-question yung taong bayan. Now, ang sinisingit nyo, si Duterte. Eh, ano bang ginawa ni Duterte sa administrasyon ni Bongbong Marcos? Siya ba ang nagdedesisyon dito sa gobyerno ni Bongbong Marcos? Sino ba nagdedesisyon dito? Sino ba presidente? Bakit Duterte kayo ng Duterte? Ako, nagpabunot ako ng ngipin. Shout out sa inyong lahat, no? Nagpabunot kasi akong ngipin. Eh, wala naman kasi problema kung si Bongbong Marcos ang presidente natin. Kami hindi namin gusto. Kasi kayo, alam nyo, kaya nyo sinasabi lagi na eh, gusto nyo lang palitan ni Sara Duterte si Bongbong Marcos eh. Kaya sinisiraan nyo si Bongbong Marcos. Eh, kundi ba naman kayo mga gunggong? Kung gustong magpresidente ni Sara Duterte, siya presidente ngayon, hindi si Bongbong Marcos. At saka si Sara Duterte, kapag ka umabot pa yung 2020, definitely si Sara Duterte ang presidente. Definitely. Bakit mag-aapura si Sara Duterte? Eh gusto nga ni Sara Duterte maging maganda ang pagpapatakbo ng gobyerno ni Bongbong Marcos para sa susunod na eleksyon ay maganda yung kanyang maaabotang administrasyon. Ang problema kasi sa inyo, dahil palpak yung Bongbong Marcos nyo, sinisisi nyo sa mga Duterte. Ginagawa nyo diversionary yung issue ng mga Duterte. Eh wala namang kapangyarihan si Presidente Duterte dito sa administrasyon na ito. Hinahabol pa nga eh. Excuse me. Ayan. Hinahabol pa nga ng nung iba yung si Duterte, ano kasalanan ni Presidente Duterte sa nangyayari sa bansa natin? Bakit Duterte kayo ng Duterte? Eh ang palpak yung Presidente nyo, si Duterte ang hinahabol nyo, kundi ba kayo mga tarantado eh. Yung Presidente nyo, sinasabihan na magpa-drug test at nagpupulburon daw. Eh bakit si Duterte ang sasabi, pentanil, anong connection nun? Alam mo yung mga utak niyo, mga bobo kayo eh.
Kahit pa maging drug addict si Presidente Duterte, it doesn't matter. Dahil hindi naman sa Presidente. Subukan mong mag-resign si Bongbong Marcos. At kahit magpulburo siya na magpulburo, wala kami pakialam sa kanya. Problema kasi sa inyo, mga gago kayo. Akala nyo lang gusto, hindi namin gusto palitan si Bongbong Ma. Ang gusto namin, ayusin niya yung gobyerno. Tanggalin niya yung mga magnanakaw, mga smuggler. Makipag-usap sa China. Hindi yung ilalaban tayo ng gera. Baka nagtitrip na yung presidente nyo. Isipin mo, lalaban na ng gera sa China. Hindi ka ba? Di ba kayo mga gunggong? Tuwan-tuwa pa kayo, sasabihin nyo matapang si Bongbong. Tanginan nyo, hindi po pwede puro tapang sa buhay. Hindi po pwede yung puro tapang. Aba, napakadaling maging matapang. Ang problema, kaya mo bang ipagtanggol yung katapangan mo? Eh mga pinagtatanggol nyo pa para kayo hindi mga Pilipino. Sasabihin nyo pa, suportahan natin ang gobyerno. Aba, sino bang hindi sumusuporta sa gobyerno? Kaya nga namin kinu-question yung mga desisyon ng tao sa gobyerno. Hindi kami lumalaban sa gobyerno. Ang nilalabanan namin dito, yung mali. Yung mga tao na nandiyan sa gobyerno. Ba't kami lalabanan ng gobyerno? Pag nilabanan namin ng gobyerno, abe ano kami, komunista. Ang nilalabanan namin dito, yung mga tao na nagpapatakbo ng gobyerno na nakikita naming mali. Like yung mga magnanakaw, mga smuggler. Eh, ang gusto nyo yata, kahit may magnanakaw at smuggler eh, para lang masabi na kayo ay hindi lumalabas sa gobyerno, oo lang kayo ng oo. Di ba? Maling-mali yun. Eh, paano kung matapat na puro magnanakaw yung nandiyan tao sa gobyerno, o suporta pa rin kayo? Eh siguro, yung mga vloggers na support, todo suporta, kasi eh pera, binabayaran sila ng mga yan eh. Lalo na yung grupo ni Ninyo Calvo, anak ng puta. Hindi namin nilalabanan ng gobyerno dito yung mga tao na nasa gobyerno, taong gobyerno, hindi gobyerno. Eh kung gusto namin labanan ng gobyerno, di sana nagtatayo kami ng ibang gobyerno. Alam nga namang kinu-question yung kaya kalusugan ng presidente, ayaw karapatan ng mga Pilipino yon. Hindi porke na ihalal ka na, oo ka na lang ng abay, ano yung diktador, martial law. Hindi naman tayo martial law. Lalaban ng Arguera, Arnis. Visit. Ewan ko sa inyo. Charilo siya at Atanista. Di ba? Abe, disipin mo, ang bilis magpasinungaling nung PIDEA. Anak na ng puta. Paano ka maniniwala? Tapos sabi ng isang vlogger, wala na kwenta yung pinakitang dokumento ni Maharlika. Ewan ko sa inyo, mga Brad. Hindi ko na kayo maintindihan kung ano talaga nangyari sa inyo. Alang yung buhay yan. Hindi ba kayo nag-iisip? Paano? Sa tingin mo, gagawa-gawa si Maharlika ng ganon? Eh ako, kilala ko yung... Alam mo yung sinasabing artista ni... na ayaw banggitin ni Maharlika, kilala ko yun. Yung babaeng artista, kilala nyo rin yun. Sikat na sikat yun eh.
Bakit ang 5 billion niya? Ito pa isang gunggong eh, no? Bakit ang 5 billion na 51 billion pulong ay tingin nyo saan mapunta? Eh, siya pa pala itong gunggong eh. Ano ba sabi ni Presidente Duterte? Ano ba sabi ni Pulong? Imbestigahan nyo lahat ng kongresista. Bakit Pulong lang si Pulong lang gusto mo pa imbestigahan? Ah, sabi nga ni Presidente Duterte, oh, kayo dyan sa Kongreso, buksan nyo mga libro nyo. Eh, nasaan ba si Pulong? Ano ba? Hindi pa nasa Kongreso. Ito pa isa, tanda mong gunggong. Galit na galit yung mga pulburon boys. Ay, mga pulburon boys. Ah, baguhin niyo naman yung mga ano niyo. Sabi ni Juan Mukyo ni si Maricel Soriano. Basta ako kilala ko yung babaeng artista na yon. Nasira ang buhay noon. Oo. Kasi siyo tayo nung kapatid na tinuruan magganon. Magganon-ganon. Diba? Abatala, bakit? No. Kaya, mga gago nga itong mga pulburon boys na, ito yung mga trolls na pulburon boys. Mga tanga kasi kayo. Mga tanga kasi kayo. Oo, siguro nagpupulburon din kayo. Di ba? No? Napaka na-depress nung namatay ang nanay ni Taray. basta ako, kilala ko. Hindi ko lang sasabihin ko ano pangalan. Baka ma-demanda ako. Di ba? Ano ba ang first letter ng artista na yan? Diyos ko, hindi naman makakaila sa ano yan eh. Sa showbiz industry, alam nila yan. Alam nila yan. Kaya nga ano eh, nasira nga ang karir nun eh. Nasira ang karir. Ah. No? Kamukha daw ni Maricel Soriano. Kamukha daw ni Maricel Soriano. Maricel Soriano yung boss. Bayawan ka, hindi ko alam. Si Maricel Soriano ba yan? Hindi ko alam. Magsumikap ka, ayan. Buti na lang, nakabalik. Eh, hanapin nyo. Nakangiwi na rin eh, ngiwi. Nakaganyan na. Ngiwi na siya, mahalata nyo, ngiwi. Parang natabingi na yung mukha niya. Hanapin nyo yung mga artistang medyo natabingi yung mukha. Mahalata mo naman eh. Ay, wala ka bang tiba? Ba't wala ka na naman tiba, Chrissy Brooks? Sandali nga. Ba't nawawala? Kalalagay ko lang sa'yo eh. Oo. Oh. Ba't lagi nawawala ito si Chrissy Brooks? Nawawala. Kalalagay ko lang sa'yo eh. Ba't ganon? Dali, Chrissy Brooks. Ayan, meron eh. At, ayan, nilagyan ko na ha. Medyo nakangiwi na siya. Wala akong sinasabing pangalan dito. Di ba? Wala akong sinasabi. Please like and subscribe.
Bahala kayo dyan. Basta ako kilala ko. Kaya naniniwala ako doon sa sinasabi ni doon sa document ni Maricel Suriano. Ay, Maricel Suriano. Puro kasi kayo Maricel Suriano ni Maharlika. Ay, puro kayo kasi Maharl, nagkakamali tuloy ako sa inyo. Naniniwala ako doon sa document na pinakikita ni Maharlika. Pati ako, ano ba yan? Tagahanga kasi ko noon. Si Maricel Suriano saka ni William Martinez. Oo. Oh, tagahanga ako noon. Hindi, kaya ako lang nabanggit. Tagahanga ako. Wala akong sinasabing, ano, basta tagahanga ako noon. Visit kayo. Anong gagagawa niyo sa akin? Pati ako masasabit sa kalokohan. Tagahanga kasi ako noon Magnum TV ni Maricel Suriano. Lagi ko yung pinanonood. Katambal pa niya si ano si William Martinez. Oh. Dangin ang buhay to. Paborito ba to natin babayan? Hindi kasi sa totoo lang ano. Napakasimple lang ng gagawin mo Mr. President Bongbong Marcos. Kasi kapag hindi ka nagpa-drug test dito, eh ano eh, medyo ewan ko sa'yo kung saan ka makakarating na, pero hindi naman kasi papayag yung mga, hindi naman habang panahon na yung mga nagtatanggol sa inay-inay nandyan, ano. Siyempre, mas marami yung nagdududa na kaysa sa mga nagtatanggol sa'yo. Hindi naman habang panahon eh, pwede ka ipagtanggol ng mga yan kasi, diba? Eh, tila mo, nagmumukhang tanga na yung mga nagtatanggol sa'yo. Ang pinag-uusapan dito, ikaw, tapos sinisingit si Duterte. Eh, ano naman ang kinamalayan ni Presidente Duterte kung ikaw ay pinagbibintangan na nagpupulburon? Sige nga! Ano naman ang kinamalayan nung pinakita ni Maharlika na document kay Duterte? Eh wala, hindi pa nga presidente si Duterte nun. Oh? Hindi nyo na kaya ipagtanggol yung ganyan. Eh lalo na kung lalabas yung video, ano pang gagawin nyo? Wala na, tapos na karir mo. Kasi hindi naman habang panahon. Kaya nga sabi ko, kung ilalabas yung video, talagang suwak na suwak ka rito, Mr. President. Hindi nyo na pwedeng ano yun yan. Saan mo nakita yan? Ayan, oh, share that grid. Ah, nakita ko sa video dito sa YouTube na si Maria nalulong sa drugs. Na BF yata niya. Wist ka. Eh, ewan ko nga ba? Eh di, siguro pag lumabas yung video, baka ano. Di ba? Basta ako, kilala ko yung babae kasi alam mo naman tayo, chismoso tayo eh. Paktay na si Mimi. Talagang darating yung panahon na ano na sikat uli si Diamond Star. Bakit? Bakit sikat? Mabigat yan, mabigat yung isigaw natin drug mabigat yung inilabas ni ano na yon ni Maharlika kasi mahalata mo naman tinong makagat so magkinounter ng taga Pideya no? Pero kahit ano sabihin nyo ng taga Pideya no? Mababa na rin ang credibility nyo kung pagdating sa pagtatanggol kay ano kasi ang dapat niyong sinasabi niya kung talagang kayong mga taga-Pideya ay
para sa taong bayan. Dapat kinukumbinsin nyo si Mr. President na magpa-drug test kasi parang mali na yung inaano nyo, pinagtasalip na ang tamang pagtatanggol dyan niya Mr. Lasso, Joseph Pideya, kumbinsihin mo yung boss mo na magpa-drug test, hindi yung pasisinungalingan mo. Eh, sino naman ang maniniwala sa'yo na yung pasinungaling mo na yun ay totoo? Of course, hindi kami maniniwala dyan kasi papel lang yan eh. The same thing na hindi ka naniniwala doon sa dokumentong ipinakikita na pinasisinungalingan mo. Parehas lang din kami hindi maniniwala dyan. Pero, most probably, 90%, mas kung tatanungin mo yung tao, mas maniniwala sila doon sa inilabas ni Maharlika. Paano mo lang pasisinungalingan yun? Magpa-drug test lang si Presidente Bongbong Marcos, hindi yung kung ano-ano ilalabas yung pasinungaling na papel. Lahat naman kayang gawin yan eh. Ikaw nga, pwede mo nga sabihin na si Duterte ay drug addict, maglabas ka ng papel, paggawa ka lang ng papel dyan. Ang tanong dito, totoo ba yon? Maniniwala ba kami doon? Of course not. Ganun lang yun. Ilalabas mong, hindi totoo yung inilabas ni ano. Of course, hindi kami maniniwala. Paano kaming maniniwala hindi talaga siya nagpupulpura? Di magpa-drug test siya. Yun yung dapat nyo sinasabi sa boss nyo. Hindi yung kung ano-anong magbabayad kayo ng may mga bayarang vlogger, ganito. Napakasimple lang ng ano eh, pambabara dyan sa mga bumabatikos kay Bongbong Marcos. Pag sinabing nagpupulburo ka, sige, magpa-drug test tayo. Kung sino man ang nagsasabi, katulad nun, sabi ni Presidente Duterte, sige, tingnan magpa-drug test tayong dalawa, bakit hindi siya pumatol? For what? Ba't di siya pumatol? National security threat yan. Pagka ang isang presidente is incapable of making a decision na tama. Hindi ko naman sinasabing siya ay pero kung ang presidente mo ay nagte-take ng pulmon, that is a national security threat. Kasi pwede siyang magdesisyon ng isang bagay na hindi papabor sa taong bayan at mapahamak ang taong bayan. Bakit ayaw niyo magpa-drug test kung kahit ano pang ilabas niyo kasi pasinungaling sa mga isa lang ang pwede niyong gawin dyan. Magpa-drug test ang presidente. Tapos, lahat ng mga binibintang sa kanya, mawawala yan. No? Anong ginagawa nyo? Iniiwas nyo yung tamang solusyon, iniiwas nyo. Parang pinahahamak nyo pa yung presidente nyan. Alam mo, kayong mga polis at mga sundalo, dapat kayo ay soldier of the Filipino people. Kayo ay mga Philippine National Police. Police of the people. Hindi kayo polis ng politiko. Hindi kayo sundalo ng politiko. You serve the Filipino people, not the politician. Pagka ganyan ang gagawin nyo, may teka muna. Ang Benny Gara, shoutout po. Tatandaan nyo, kayong mga sundalo, you are the soldier of the Filipino people, not the politician. Maski na kayong mga police, although ang commander-in-chief nyo ay presidente, pero kayo, kaya kayo na andyan to serve and protect the Filipino people. Regardless kung sino man yung tatamaan ng pagdidepensa nyo sa mga taong bayan, kay commander-in-chief nyo yan, kay PNP chief nyo, kailangan nyo ipagtanggol ang taong bayan. Kasi kaya kayo sinusweldoan, kaya kayo nandyan, it is because of the Filipino people. Diba? Para saan ba kayo? Matanong ko nga kayo, mga kasundaluan. Para saan ba kayo? Bakit ba kayo can create ng ating batas? Bakit ba gumawa ng Armed Forces of the Philippines ang ating bansa, ang ating batas, ang ating saligang batas?
Bakit kayo kinreate? Para saan kayo? Para ba kayo sa politiko o para sa taong bayan? Hindi kayo nilikha para pagsilbihan nyo ang mga politiko. Kay presidente yan, kay vice president, kapag ka ang apektado ay taong bayan, dapat ipagtanggol nyo. Iyan yung trabaho nyo eh. Hindi porke commander in chief nyo o PNP chief nyo kung mali at maapektuhan ng taong bayan, eh hindi kayo kikibob. Eh, teka muna, parang mali yata yun. Eh paano kung mali ng mali yung presidente nyo o yung PNP chief nyo, bla 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 bla, paano naman kami? Eh umaasa kami sa inyo. You are the soldier of the Filipino people. Hindi para sa mga politiko. O yan, PNP, polis ng politiko. Ma, tangina. Naiwan ko sa inyo. Abi, alam mo, kayong mga sundalo, ang laki ng, alam mo, nagigigil na rin yung mga tao sa inyo, nagtataka na rin yung mga tao. Hindi na lang kayo masumbatan ng mga tao kasi alam nyo kung bakit. Kasi wala nang alam silang tutulong sa kanila kundi kayo. Ang tingin ng tao sa inyong mga kasandaluan, tutulungan nyo yung mga tao laban dito sa mga mapang-aping mga politiko. Pero walang nakukuha sa inyo. Di ko alam kung bakit, ano bang batayan nyo para tulungan nyo ang mga mamamayang Pilipino? Nasabihin po, huwag nyo ganun. Eh punta ka na, sino? Saan kami magsusumbong? Saan kami magsusumbong sa politiko? Eh yung politiko ang problema namin eh. Meron kayong mandato to serve and protect the Filipino people. Yan ang mandato nyo. Yan ang number one na trabaho nyo. To serve and to protect the Filipino people. Because you are a soldier of Filipino people. Wala naman ako nakitang to serve and protect the politician doon. Bakit tatakot-tatakot kayo sa mga politician? Ba't kayo natatakot? Not unless nagkakapera kayo. Ganun lang, ganun lang ang sagot doon kung nagkakapera kayo. Eh hindi ko naman sinasabi nagkakapera kayong lahat. Hanggang kailan ba kayo? Para kayo. Ayaw ko sa inyo. Hirap na lang magsalita at mga pag naman nakanti kayo para anak na kawawa rin yung mga tao sa inyo eh. Sa totoo lang kayong mga sundalo, huwag naman kayo magagalit. Napakalaki ng inaasahan sa inyo ng mga tao pero bakit ganyan kayo? Kita nyo, inilalaban na kayo ng gera ng commander-in-chief nyo. Alam na alam nyo na hindi kayo mananalo sa China. Anong dapat ginagawa ng presidente nyo? Nakikipag-usap lang. Huwag kayong mga impokrito. Sabihin mo nyo sa presidente nyo, makipag-usap sila doon. Hindi yung inalaban kayo, makikipag-gera-gera. Alam nyo hindi kayo mananalo eh. Bakit ang yayabang nyo? Gusto nyo bang magpakamatay? Dadamay nyo pa yung mga Pilipino. Mga mahihirap, matanda, bata, bungi. Hindi tayo mananalo kahit ano gawin nyo. Mas mananalo tayo kung makikipag-usap tayo sa China. Ano, inaasahan nyo Amerikano? Mga tarantadong Amerikano na yan. Hindi tayo mananalo. Sasabihin nyo, eh, takot kayo, pro-China kayo. Parang,
Putang ina. Pag ba, alam mo, hindi. Puro trolls nanonood ka, special. Anak ng puta. Saan ka nakakita ng ganun? Parang ganito lang yan eh, ano. Yung kwento sa akin, eh, meron nagsusuntukan, eh nasa ilalim na yung isa. Binubugbog na yung nasa ilalim. Bugbog sarado yung nasa ilalim. Alam mo, sabi nung nasa ilalim, tinanong yung nasa taas, yung bumubugbog sa kanya. Sabi nung nasa, ano, lalaban ka pa ba? Kaya mo pa ba? Eh, siya na yung binubugbog. Di ka nga nila pakikinggan, dami mo rin alam. Eh, talagang marami kong alam, Harrison. Ah, marami kong alam. Ah, alam ko na tanga ka. Alam ko na tanga ka, Harrison. Kaya marami kong alam eh. Kaya mo yung mga buzzer na yan, nasasaktan lang yan, kaya ganyan. Nasasaktan sila, kaya... masakit ang katotohanan, mga baser, na yung amo nyo, kumbinsihin nyo na magpa-drug test, hindi yung ano-ano pinagsasasagot nyo, fentanyl. Giyera sa... lalaban, itatayo ang bandera ng Pilipinas laban sa China, mga gonggong. Kung matatapang kayo, kayo yung mauna doon sa West Philippine Sea. Isama niyo si Bongbong Marcos. Isama niyo yung anak ni Bongbong Marcos. Oh, sumakay kayo sa barkot, makipagbari lang kayo ron. Eh, matatapang kayo eh. Diba? Ganun lang. Ganun lang kasimple yan, mga baser. Sama nyo si Bongbong Marcos, pagsuotin mo ng uniform, kayong mga troll, sumama ka. Sugod, mga kapatid! Labanan natin ang China! Mabuhay si Bongbong Marcos! Ganon! Huh? Tinan ko lang. Wala kayong alam, sabihin kundi pro-China, kayo yung makabayad. Kung makabayan ng presidente nyo, hindi siya mag-aasta ng ganyan kasi alam nyo kung bakit. Alam na alam nyo, kayong mga tarantado kayong troll, na kapag ka nakipag-gerang anak China sa Pilipinas, mauubos ang mamamayang Pilipino. Ano kala nyo? Hindi tinatablan. Tanginan nyo, mamamatay tayo sa gutom at mamamatay tayo sa bomba. Kung makaligtas ka sa bomba, hindi ka makakaligtas sa gutom. Mga gago ba kayo? Mga bobo kasi kayo eh. Pagtapos ng gera at nakaligtas ka sa bomba, hindi ka makakamatay, makakaligtas sa pagkagutom. At kung minamalas-malas ka at may anak ka na babae, baka maghahasa pa nung mga taong gutom na't mga adik. Hindi nyo ba naintindihan yun? Puro kayo gera po, tangin na nyo eh. Kayo nga yung unang wala nang natira dito, nag-alis na. Saan ba may gera? Ewan ko sa'yo kung saan may gera, tangin na mo. Diba? Eh kung ako lang, pwede ko magpunta, pwede ko mag-stay dito sa Hong Kong, pwede ko magpunta sa ibang lugar. Kaya lang, siyempre, kawawa yung mga Pilipino. Hindi kasi natikman ito nung panahon ng martial law eh. Martial law pa lang yun, ha? Martial law pa lang, wala pa tayong, ang kalaban pa natin nung gobyerno. Yung mga abusado, eh ito, talagang gera ito. Diba?
Ewan ko sa mga gagawin. Alam mo, pagka nagkagulo, at tumuyang pa, hanapin ko yung mga vloggers, hanapin ko yung mga vloggers na matatapang na yung sa gyero eh, pagsasasampaling ko. Tangin na mo eh. Ako nga, Joel Mikuli. Eh. Kawawa tayo pag nagkagyera. Halimbawa, nagkagyera na isang binomba tayo, nagbombahan. Tapos biglang nahinto. Wala na, patay na tayo. Alam mo, ikamamatay natin, gutom. At ang papatay sa atin mismo, yung mga kababayan natin na walang makain. Kapag gutom ang tao, nakakagawa ng krimen yan. Papayag ba yung mga yan na hindi kumain? Siyempre, nang magnanakaw yung mga yan, papatay yung mga yan para may makain lang. Eh ngayon nga lang, ang dami ng krimen eh. Di ba? Tapos, mag-aasta-asta pa kayo sa China. Eh kung patulang kayo ng China, tingin nyo, tutulungan kayo ng Amerikano? Pag ng mga Amerikano. Na? Tago sa Hawaii ang pag nagkayera. Ayaw ko sa mga yan. Boss, kung mamamatay ka, siguro di ka tatanggapin kasi baka kasi ano? Ano sabi niya? Loko rin to yan ha? Matakot siya si Lucifer kasi pakasirain mo siya. Ano? Sabi niya, boss, kung mamamatay ka, siguro di ka tatanggapin ni Lucifer. Kasi nga, natakot si sa'yo. Aba, galing nito, ano. Baka naman yung boss mo, hindi ako. Sino ba boss mo? Si BBM. Hindi naman ako boss. Si BBM siguro boss nito. O, ito pa. Binawa pa tayo ng tubig niya. Kaya nga eh. Ang tapag-tapag nyo, binomba lang kayo ng tubig, nag-iiyak na kayo. Ayaw ko mamatay na virgin guys, men. Sabi na isa, boss. Ah, ito, si Tomas Coma. Puro katawa, walang kwenta, pinagsasasabi mo. Eh, bakit ka nanonood sa akin? Hindi ba ako naintindihan? Pinagtatawanan kita kasi tanga ka. Tomas. Oh. Kaya ako tumatawa kasi natatawa ako sa iyo kasi tanga ka. Katawa-tawa ka. Mm. Alam bang kwenta sa iyo yung sinasabi ko? Kaya nga ako natatawa sa iyo kasi tatanga-tanga ka. Ah. Lagi mo eh. Ako? Marami talagang bobo sa Pilipinas na ano pa eh. Ah. Ikaw yung hindi makaintindi, boss. Anong hindi ko maintindihan? Fake news, Maharlika. Ah, asan sabi niya? Fake news, Maharlika. Paano mo namang nasabing fake news at fake si Maharlika? Patunayan mo. Oh. Pwede mo lang patunayan yan kung magpapadrug test yung amo mo. Pero hanggang hindi nagpapadrug test yung amo mo, hindi fake news yun. Ang mahirap sa inyo, nagpapakita ng document yung tao. Ang gusto nyo kayo paniwalaan na fake news yung ipinakikita. Eh wala nga kayo maipakitang patunay na fake news yung ano eh. Ayaw nga magpa-drug test nung amo nyo eh. Diba? Sabihin mo sa kabuha kay BBM, magpa-drug test. Para maging fake news, yung sinasabi ni Maharlika. Oo. Oh. Diba? Ganun lang kasimple yun eh. Pinahaba nyo lang. Eh sa bagay, kumikita siguro kayo dyan, no? Tayo magagawa. Napakasimple lang ng solusyon. Isa lang. Magpa-drug test ka lang, Mr. President. Boss, may tagulat mga wallet. May mga estimada vloggers. Ha? Pinaki daw sinuri ni...
Natawa naman ako. Pineki daw si Dory ni Coach Jared. Kilala mo ba si Coach Jared Pico? Iswin, matagal ko nang kilala yan. Alam mo, yan yung vlogger na magbabasa ng English, itatranslate sa Tagalog, at saka tatawa ng tatawa, at sasabihin niya na siya magaling. Bakit, paano niya sinuri? Nahawakan ba niya papel? Ano, nakita lang niya doon sa ano? Kaya kayo naluluko eh. Alam niyo kasi kaya kayo naluluko. Hindi bukas yung kaisipan niyo. Ganito lang yan kasimple, ayis rin eh. Kung yung totoo ba yung sinasabi ni Maharlika, yung document, kanino ba pabor yun? Pabor ba sa kay Maharlika o pabor sa ating taong bayan? Sino bang makikinabang kung sakali? Kung sakali lang, halimbawa, napatunayan natin na totoo at halimbawa, nag-resign si BBM, sino bang makikinabang nun? Hindi ba taong bayan? Kasi yung ating presidente ay malilinis. Ngayon, kung hindi totoo yun, bakit ayaw magpa-drug test ni Bongbong Marcos? Eh gusto mo ba na ang iyong presidente ay pinagdududahan na siya ay gumagamit ng pulburon? Gusto mo ba na ang iyong presidente kapag nagde-desisyon ay pinagdududahan natin? Halimbawa, katulad niyan, isa ka naman nakakita ng isang presidente na siya pa yung parang naghahamon ng gyera over sa China. At tapos, pagkakuha, nambabalikan si Duterte. Hindi ka pwedeng maghamon ng gyera kahit na ano sabihin mo. Kaya tama ka kaya mali. Hindi mo pwedeng hamonin ng gyera ang isang bansa na isang linggo lang kaya pulbusin yung bansa mo. Ang dapat mo lang ginagawa doon, nakikipag-usap. Yun yung practical at yun yung tama para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Eh kung patulang ka ngayon nung incheck, sige sabihin na nating mali yung China. Sabihin na natin inaapi tayo ng China. Pero nabuisit pa rin yung China dahil sa kung ano-ano sinasabi nyo, ayaw nyo makipag-usap, ginyera tayo ng China. Mali pa rin ang China. Eh pero patay tayo. Mali yung China pero patay tayo. Gusto nyo ba yan? Hindi ba mas maganda yung kausapin mo ng kausapin? Kasi doon walang mawawalang buhay. Walang mawawalang buhay kung kakausapin mo lang sila ng kakausapin. Baka magkaroon ka pa nga doon. Pero sa ginagawa nilang nagpuprovoke sila, definitely wala tayong mapapala dyan. Believe me. Baka nga pati yung mga islang kiniklaim nyo doon eh. Baka pati yung islang kinalalagyan ng barko nyo, mawala. Pag nabuisit sa atin yung China, eh isang pasabog lang yung barko na eh, ala na yun. Ano, may magagawa kayo? Magtatapang-tapangan si BBM. Anong magagawa ng tapang niya? Dapat maging realistic tayo sa buhay. Kung hindi mo kaya sa suntok, kausapin mo. Puro kayabang eh. Diba? Eh pag alam mo pag inimbargo, nag-sanction lang sa atin yung China, nag-trade embargo, patay na tayo eh. Ang yabang-yabang nyo, kapag nag-trade embargo ang China sa atin, baka magutom tayo. Tapos ang yabang-yabang ng presidente mo, tapos ikaw tuwan-tuwa ka pa, akala mo ang galing-galing ng presidente mo, ipapatayin ka na sa gutom. Kapag ka nabuisit ang China sa atin, kahit hindi tayo girahin ng China, kapag pinutol ng China yung trade sa atin, nag-trade embargo ang China sa atin, tapos tayo. Saan tayo kukuha? Sa Amerika. Sige nga, sumagot nga kayo mga gugong. Huwag na yung gyera. Yun na lang trade embargo. Mga bobo kasi kayo, hindi kayo nakakaintindi.
Dagdag kayo ng dagdag. Hindi nyo alam kung paano tumatakbo ang mundo, mga gago. Kahit hindi ka girahin ng China, kapag nag-trade embargo, sinanction ka ng China, saan man ang gagaling yung mga produkto natin? Ilang porsyento nang gagaling sa China? Niwala nga tayong bigas eh. Na sapat para gamitin natin sa ano eh. Saan tayo kumuha sa ibang bansa? Diba? Panalo ang Amerika siya. Mga gago rin itong mga ito. Hindi kayo naka, mga bobo talaga kasi kayo. Wala kayong alam kung hindi fentanyl. Mamamatay sa gutom yung mga kababayan ninyo. Mga gago kayo. Kala nyo ang gagaling nyo. Mga tanga eh. Tapos ang pagbibintangan ka, pro-China. Putang ina. Iniintindi mo lang, alam mo. Kaya hindi tayo masenso. Dapat maging realistic tayo, practical. Hindi yung masyado tayong ilusyonado. Kaya nga masama nga yung nagpupulburon kasi masyado ang imagination. Isipin mo. Di ba mga tanga itong mga tarantadong troll na ito? Eh nung nga lang pandemic eh, wala na kayong malang gawin. Hindi pag-iera yon. Wala na kayong makain. Umasa na lang kayo sa gobyerno. Eh paano kung magkagiera? Ano ibibigay sa inyo ng gobyerno? Mga gago ba kayo? Pandemic nga lang eh. Uma, nag-iiyak na kayo. Eh wala kaming makain. Wala ba kaming ano, ayuda? Eh pag nagkagiera, sino mag-aayuda sa inyo? Amerikano, mga tarantado, mga bobo kayo, sino mag-aayuda sa inyo kapag ka nagkagera? Saan kayo kukuha ng ayuda nyo kung embargoin tayo ng China? Mag-embargo, trade embargo ang China? Saan kayo kukuha? Mga gagong to, pro-China, anti-China? Hindi kayo, mga gago kayo, hindi kayo nakakaintindi. Puro kayo. Nagpapaniwala kayo sa mga putangin ng politiko na yan. Yan ang hindi maguguta, malan nyo mo kung bakit. Ang daming ninakaw niyan, magpupunta lang sa ibang bansa yan eh. Kayo, makakapunta ba kayo sa ibang bansa? Kayo mga troll, baka nga hindi kayo makapunta ng China at Japan eh. Recap, salamat sa super sticker. Yung mga putangin ng mga politiko na yan, kayang-kayang umalis ng bansa niyan. Kayong mga troll, mga tarantado kayo. Saan kayo kukuha ng lalamunin nyo? Sige nga, sagutin nyo nga ako. Saan kayo kukuha ng lalamunin nyo? Sino mag-aayuda sa inyo? E giyera nga. Ay kung mag-embargo China, saan kukuha na ipapakain sa'yo ang gobyerno? Wala nga tayong, ewan ko sa inyo, mga tanga kayo. Hindi kayo kinikilabutan. Kayo pa yung malalakas ang loob nyo. Kayong nasa Pilipinas, kayo pa yung malalakas ang loob nyo na magsasalita ng ganyan. Parang hindi kayo natatakot mamatay sa gutom. Kakainin namin ang mapapatay namin Chinese. Eh kung may mapapatay kayong Chinese, ito naman yung sabi nito. Kung may mapapatay kang Chinese, kainin mo yung missile ng Chinese. Diba? Diba? Ako, papaalam lang ako. Magtatrabaho pa.
Ay, salamat sa mga nanood at saka sa nag-super sticker, saka doon sa mga gunggong na baser. At tanginay niya, magpakatalino naman kayo, mga gunggong. Mabisit kayo, natatawa lang ako sa inyo. Sige po, salamat po sa mga nanood at sa nag-subscribe. LC, salamat ha. Daw sa shoutout sa inyo lahat.